Kayo'y nakikinig sa Mana for the Day. Naranasan mo na bang makatanggap ng masamang balita? Siguro sa ngayon, yung COVID-19, yung pinakamasamang balita na natanggap natin, ano? Na merong lumalaganap nga na virus sa kapaligiran natin. Pero tingnan natin kung paano nag-react ang isang tao sa Biblia nang makatanggap siya sa ng isang masamang balita. Buksan natin yung mga Biblia natin sa Nehemiah, chapter 2, verses 1 to 5. Sabi dito, "In the month of Nisan, in the 20th year of King Artaxerxes, when wine was brought for him, I took the wine and gave it to the king." Nehemiah is talking, "I had not been sad in his presence before. So the king asked me, 'Why does your face look so sad when you are not ill? This can be nothing but sadness of heart.' I was very much afraid, but I said to the king, 'May the king live forever. Why should my face not look sad when the city where my ancestors are buried lies in ruins and its gates have been destroyed by fire?' The king said to me, 'What is it that you want?' Then I prayed to God of heaven and I answered the king, 'If it pleases the king and if your servant has found favor in his sight, let him send me to the city in Judah where my ancestors are buried so that I can rebuild it." Makikita natin dito na si Nehemiah, isa siyang tao na, isa siya yung cupbearer ng king. So malapit siya sa hari. Pero makikita din natin ang kanyang pagmamahal sa kanyang bayan. Kaya nung nalaman niya na ang wall ng kanyang bayan ay destroyed and ruined, nagkaroon yun ng malaking impact sa kanyang puso. Nagkaroon yun ng malaking parte ng lungkot na ibigay yun sa kanya. Kaya kung titingnan natin sa kapanahunan natin ngayon, alam natin na itong COVID-19 ay nagkaroon ng malaking impact sa mga buhay natin. Hindi lamang dahil sa hindi tayo makapagtrabaho or naapektuhan yung mga trabaho natin. Pero kung titingnan natin, malaki yung impact niya sa atin kasi lahat tayo apektado. Even yung pamilya natin, sa ang sulok man sila ng daigdig, affected sila. Kaya it brought us that sadness. Pero tingnan natin, no? Iba ang naging reaksyon ni Nehemiah. Tingnan natin kung ano ang reaksyon niya dun sa kalungkutan na naranasan niya. Tayo, sa kapanahon ngayon, we pray for healing. We pray for people to get comfort. We pray for our frontliners. We pray for provision. We pray for wisdom. We pray for so many things na hinihingi natin sa Panginoon. Pero kung titingnan natin dito si Nehemiah, he prayed for something bigger than himself. Dahil alam ni Nehemiah kung ano yung purpose. Alam niya kung ano ang purpose ng kanyang lahi. Alam niya na sila ay ang liping pinili. Kung titingnan natin, hindi masama yung mga pinapanalangin natin. Hindi masama na ipanalangin natin ang kagalingan at ang provision na nagmumula sa Panginoon. Pero ang dalangin ko, na sa kagitna ng COVID-19, we pray for purpose. Alamin natin kung ano yung purpose na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ano yung mga bagay na pwede natin magawa sa panahon na to para mapalawig pa natin ang purpose at ang kaharian ng Panginoon. We are limited with movement, but we are not limited in spirit. Nalilimitahan man tayo ng kaya nating gawin dahil sa virus na ito, pero hindi nito kayang limitahan ang puso natin na magmahal, puso natin na magsalita, at puso natin na magpakita kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Dalangin ko kagaya ni Nehemiah, may our prayers be more than supplication. May our prayers be more than healing and provisions for ourselves. Patuloy nating ipanalangin that may God reveal and use us for His purpose. Manalangin po tayo. Panginoon, we know that you are in control and that we know healing can only be found in your name. Lord, we continually pray for people who are affected with the pandemic. But more than that, Lord, we pray that you reveal us our purpose, that you reveal to us, Panginoon, how we can serve our purpose faithfully given the situation that we are in today. Lord, hindi nga dapat kami malimitahan ng virus na ito para iserve yung purpose namin of knowing you and making you known, of loving you and loving people, of being your heart, your mouth, your hands and your feet sa kapanahunan na meron po kami. Lord, I pray that may our prayers, Panginoon, transcends, go beyond
our usual prayer of supplication, but our prayers, Panginoon, be filled with a prayer of purpose and how to serve that purpose. Lord, we thank you, we honor you, in Jesus' name, amen. Na-bless ba kayo mga kapatid? If so, like, share, and subscribe sa lahat ng mga social media accounts ng Bahrain Christian Fellowship. For more content like this, be updated with BCF Online.